Magandang araw at gabi mga kakulay. Nais ko po kayong imbitahin na makinig rin sa channel ng isa ko pang kapatid. Ito po ay si Pinoy Kilabot at Misteryo. Karamihan po sa mga kwento niya ay lubhang madamdamin at talagang maganda. Kaya sana po ay mabisita niyo rin ang channel niya at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe ha mga kakulay. Thank you! Mga kakulay, nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na ito upang aking mapasalamatan ang mga co-narrators ko po na nakipag-collab sa channel namin. Hindi po namin mararating ang 200 kung hindi nyo po kami napagbigyan. Maraming salamat sa inyo mga kakulay! Ako po si Deep Red. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan dito sa Deep Red Mystery Files. Ubod ng yabang ang Taekwondo Black Belter na second year college student na si Joaquin. Kahit na siya ay may natatanging talento sa martial arts at laging nagiging kampyon sa bawat kompetisyon na sinasalihan niya, ay may tinatago pa rin siyang kasamaan sa kanyang pag-uugali at pagkatao. Natural na talaga sa kanya ang pagiging maangas at mayabang. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamalakas sa lahat. Kaya walang takot siyang naghahamon ng away sa kahit sinong estudyanteng lalaki sa eskwelahan nila. Tuwing may makukurso na dahan siya ay binubuli niya agad ito at inaasar, pagkatapos ay pinipikon upang sapilitan itong makipagsuntukan sa kanya. Tuwing nagsisimula na ang pakikipagsuntukan niya ay inuutusan niya yung isang kaklase niyang lalaki na siyang nagsisilbi na ring parang alalay niya. Nakunan siya ng video habang nakikipaglaban siya sa binubuli nito. Walang awa niyang binubugbog ang mga binubuli niya. Pinapakita niya sa bawat video na bugbog sarado talaga sa kanya ang mga biktima niya. Lahat ng kakayahan niya sa Taekwondo ay ginagamit niya sa lahat ng nabibiktima niya upang ipakita niya na napakahusay niya sa larangan na ito. Bawat video ay pinapalabas niya na siya yung inapi at siya yung unang hinamon. Para yung kalalabasan niya ay siya pa ang bida na pinagtanggol lang ang sarili laban sa kaaway na pinapahiya siya. Ang mga nanonood naman ay laging kumakampi at sumusuporta sa kanya. Dahil ang buong akala nga ng mga ito ay inosenteng binata lang siya at
walang ginagawang masama sa iba. Ganon ang naging masamang aktibidades ni Joaquin. Spoiled at galing sa mayaman na pamilya kasi siya. Kaya di katakataka kung bakit ganon ang ugali nito. Maging ang tatay at kuya niya ay bihasa din sa martial arts. Pero ganon rin ang mga pag-uugali. Ubod ng yabang din ang mga ito. Sinubukan namang kasuhan si Joaquin ng mga nabugbog niya. Pero wala silang mapakitang sapat na ebidensya at katibayan na si Joaquin nga ang nanguna. Kahit na bakas na bakas sa itsura ng mga biktima, ang pagkakabugbog sarado ay mabilis lang itong nalulusutan ni Joaquin. Sasabihin niya lang naman na bilang martial artist ay ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili laban sa mga nang-aapi sa kanya. Kumbaga, self-defense lang ang lahat. Kaya nakakapikon talagang isipin na kung sino pa yung masama ay siya pa yung nakakaligtas sa huli. Si Joaquin ang pambato ng eskwelahan nila sa Taekwondo at napakaraming pera ang naibabahagi niya dito. Kaya tuwing may nagre-reklamo sa kanya ay laging di naniniwala ang department head ng kanilang school at maging ang presidente ng kanilang eskwelahan. Dahil sa mukhang pera ang mga ito ay laging nilang kakampihan at didepensahan si Joaquin sa kahit anong sitwasyon. Namuhay na parang hari si Joaquin, walang sino man ang nakakatapat at nakakabangga sa kanya. Siya ang batas kahit saan siya pumunta. Hanggang sa isang araw ay may natipuhan na naman si Joaquin na pagtripan. At yun ay si Ariel, isang first year college student pa lang. Si Ariel ay tahimik na binata lang at di nagsasalita. Madalas itong nag-iisa at laging walang masyadong kaibigan. Pero medyo maraming babae ang humahanga dito. Dahil sa bukod sa matalino siya ay malakas din ang dating nito at medyo may kapugian din naman. Kaya itong si Joaquin ay naiinggit sa kanya ng sobra dahil hindi siya nabiyayaan ng kagwapuhang itsura sa kabila ng lahat ng mga bagay na meron siya. Isang araw, habang tahimik na nakaupo si Ariel sa tabi ng isang malaking puno, ay may dalawang babae ang nagpapakyut sa kanya. Tales from the Queen Pinoy. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Ariel, ang cute mo naman. Ay, Este, tulungan mo naman kami sa assignment namin sa math o nahihirapan kasi kami. Ganun ba? Sige, mamayang uwian, tutulungan ko kayo. Naku, salamat talaga Ariel ha. Ang gwapo mo talaga. Pwede ba magpa-picture kami kasama ka? Sige, kung yan ang gusto nyo. Habang nagsiselfie ang dalawang babae kay Ariel, ay biglang sumingit si Joaquin upang ibuli at inisin si Ariel. Pero di pinapansin ng binata ang pambubuli ni Joaquin. Akala mo kung sino ka? Hamak na first year ka lang. Ano, papalag ka ba sa akin? Bakla ka ata ah. Ano ka ba, Joaquin? Lahat na lang ay pinagtitripan mo. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Ariel ah. Tigil mo na nga yan. Tumigil kayong mga malalandi at higad. Ayaw ninyong kayo ang pagtripan ko. Lumayas kayo nang maturuan ko ng leksyon ng kupal na to. Dahil sa matinding banta ay umalis agad ang dalawang babae at lumayo sa eksena. Habang si Ariel naman ay binabaliwala pa rin ang pambubuli ni Joaquin. Kaya dahil sa labis na kahihiyan ay biglang tinulak ni Joaquin si Ariel na siyang naging sanhi ng pagkatumba nito. Lampa ka pala eh. Bakla ka ata talaga. Akala mo kung sinong gwapo? Binabae naman pala. Agad na tumayo si Ariel. Pero baka sa mukha niya ang pagiging kalmado na parang di siya nasaktan sa pagkakatulak ni Joaquin. Pagkatuyo niya ay agad na bumitaw ng isang sipa si Joaquin upang patamaan sana ang gilid ng mukha ni Ariel. Pero nagulat siya dahil nailagan ito ni Ariel. Muli ay bumitaw siya ng mabilis na dalawang sipa sa kaliwat kanang bahagi ng mukha ni Ariel. Ngunit ganun pa rin, kalmado lang ito at naiilagan niya ang bawat bigwas ni Joaquin. Dahil
sa di talaga makapaniwala si Joaquin sa nangyayari, ay sisipa at susuntok na sana siya ulit. Pero biglang nagsalita si Ariel na siyang nagpatigil sa kanya. Makinig, magimpan, pasukin ang mundo ng Dark Hub PH. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Baliwala lang yung mga sipa mo. Kung gusto mo talaga akong labanan, magkita tayo mamayang gabi, alas 8:30, sa likuran ng eskwelahan na to. Kung tunay kang lalaki, sisipot ka. Huwag kang mag-alala, mamaya ibibigay ko sa'yo ang totoong laban na gusto mo. Aba, sige ba? Nakachamba ka lang sa dalawang sipa ko. Pero mamaya, pupuruhan na talaga kita ng mga sipa ko. Ihanda mo na. Ang libingan mo, hayop ka. Hindi matanggap ni Joaquin na sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakailag sa mga sipa niya. At naghamon pa pagkatapos. Kaya talagang kumukulo ang galit ni Joaquin. Pinangako niya sa sarili niya na pupuruhan niya talaga at bubugbugin si Ariel mamayang gabi sa napag-usapan nilang oras at lugar. Kinagabihan ay nakarating na si Joaquin sa likod ng eskwalahan. Kasama niya yung cameraman niya. At maya-maya pa'y dumating na rin si Ariel at nagkaharap na nga silang dalawa. Handa ka na bang mabugbog, pretty boy? Sige lang, ibigay mo lahat ng lakas mo ha. At walang ano-ano'y biglang sinuntok ni Joaquin si Ariel sa mukha. Pero tila di man lang ito nasaktan dahil ang ekspresyon ng mukha nito ay sobrang kalmado pa rin. Dahil sa sobrang inis ay sunod-sunod na sipa at suntok ang pinakawala ni Joaquin. Sa katawan, sa tiyan, sa may liig at lalong-lalo na sa mukha ni Ariel. Halos ibuhos niya lahat ang kanyang kakayahan, pati lahat ng kanyang kaalaman sa taekwondo. Ibinigay na rin niya ang kanyang buong lakas. Pero siya ay nasindak sa nangyari dahil na hindi man lang natumba o naalis sa kinatatayuan si Ariel. At higit sa lahat ay napansin niyang wala man lang itong kagalos-galos kahit isa. Matapos ang lahat ng ginawa niya dito, hindi nakakilos si Joaquin sa kinatatayuan niya at unti-unti nang gumagapang ang takot sa buong katawan nito. Hindi siya makapaniwala sa unti-unting pagbabago ng itsura ni Ariel. Ang maamong mukha nito ay naging matapang. Hindi niya nakuhang gumalaw nang hablutin siya ni Ariel at itulak. Halos lumipad si Joaquin sa ere at sobrang layo ang pinagbaksakan. Matapos siyang sumadsad na nakadapa sa lupa ay labis na takot ang kanyang naramdaman. Nang sa pag-angat ng kanyang ulo ay makitang unti-unti nang nag-iiba at nagpapalit ng anyo si Ariel. Yung kaninang maamo at gwapo, ngayon ay maihahalin tulad mo na sa isang nakakatakot at napakabangis na halimaw. Dahan-dahan na nagsilabasan at bumalot ang makapal na balahibo nito sa buong muka at katawan. Nagsihabaan din ang mga matutulis na kuko nito, namumula ang mga nagangalit na mata, habang ang nguso naman nito ay humaba na parang hugis ng isang lobo. Umitim din ang balat nito, tumangkad at lumaki din ng katawan. Pagharap nito sa kanya ay naglalaway na ito, para bang gustong gusto na siyang kainin nito. Hindi umaalis ang mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Hindi naman makagalaw si Joaquin sa sobrang takot na bumabalot sa buong pagkatao niya. Di siya makapaniwala na yung binuli niya ay isa palang aswang. Di na nagkaroon pa ng pagkakataon si Joaquin na makatakas sa nakakagimbal na pangyayari. Dahil bago pa man niya maisip na tumakbo, ay bigla na siyang sinugod ng aswang na si Ariel. At walang awa siyang pinagluray-luray nito habang kinakain ang mga laman loob niya. Winakwak nito ang buong katawan niya, binali ang leeg at pinugot ang ulo. Gamit lamang ang matatalas na kuko at ngipin, dinukot ni Ariel ang puso ni Joaquin ng buong buo. Pagkatapos ay sinubo niya. Tunay na napakapait ng sinapit ni Joaquin. Doon na pagtanto ng lalaki na hanggang sa huling hininga niya ay hindi niya kayang matapatan ang bangis
at lakas nitong bago niyang hinamon. Tatakbo na sana yung kasama niyang cameraman. Ngunit sinigawan ito ni Ariel. Ang mananalaysay na walang intro. Puro lamang halakhak. Sige at magkwento, Captain Kokak. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Uy, nakuha mo ba ang lahat ng eksena? I-post mo mamaya ha? At itag mo ang mayabang na to. At ilagay mo sa caption na sa wakas ay nakaharap din niya ang matinding katapat na kung saan siya ay kinawawa. Pag di niyang ginawa, ikaw ang isusunod ko dito. Maliwanag ba? At huwag mong ipagkakalat sa lahat na aswang ako. Kung hindi, dudukutin ko ang puso mo. Opo, opo, masusunod po. Sige, lumayas ka na. Matapos yun ay masayang masaya na umuwi si Ariel. Sa wakas ay nabusog siya sa kanyang hapunan. Ilang mayayabang na ang naghamon at sinubukan siyang bugbugin at patayin. Pero lagi silang bigo at di na makakaganti pa kahit kailan. At yun ay dahil sa sikretong kakayahan na meron si Ariel na siyang ginagamit niya upang turuan sila ng leksyon. Magandang araw po mga kakulay. Nais po naming i-welcome dito sa Deep Red Mystery Files family ang mga bagong miyembro ng Kakulay family. Katulad nila Ronel Otero, Hujaifa Nambi Hushin, Z Irabon, Adventure Boy, Jeda Channel. Bisitahin nyo rin po sila. Ney Buenaventura, Hashtag Work with Lan, Lodel Retuya, Jacuzza University, Jeline Santiago, Charmaine Saneo, Kate Ochoco, Miles Moss, Jaden, Kaloy.ulala, Marlson Calliano, Exi Xrox Arsulon TV. Bisitahin nyo rin po ang channel nila. Mards B, Jordan Gabiasco, Rose De La Peña, Sassy Mafay, Hani Nancy Manzano, Aizad Del Campo, Sapphire Emerald, Rodessa Bajo. Welcome po sa inyo mga kakulay!